Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin, kapanalig, napakahalaga na maisabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Exodus 34, verse 6, at ang nakasulat: "At ang Panginooy nagdaan sa harap niya na itinanyag, ang Panginoon, ang Panginoong Diyos, na puspos ng kahabagan at napagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katutuhanan." Ito po nakasulat sa Exodus 34, verse 6. Tandaan po, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga salita ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Minsahi hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Tandaan, kapanalig, mahalaga ang paniniwala natin sa minimithing kagalingan sa sakit at katiwasayan sa buhay. Doc Alternatibo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi tayo masakitin, na maaalagaan ang malusog. Walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya pinakauna, laging unahin kada umaga ang pag-water therapy. Sa isang litrong tubig, haluan po ninyo ng fulvic mineral, isang kutsara at 40 drops na magnesium ascorbate. Then, pagising, ito yung unahin. Uminom ng kalahating litrong tubig. After 1 hour, o ulitin nyo naman yung natirang kalahating litrong tubig, sigurado talaga na sa umaga pa lang makadumina agad, matulungan na malinisan na ang colon po natin para hindi na barado at wala nang amoy yung utot, yung dumi ninyo, hindi na nangangamoy, hindi na humihilap ang sikmura, hindi na humahapdi, wala nang hyperacidity, at matulungan ang maayos na blood circulation ng katawan para hindi na problema yung high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, yung mga high-high sa dugo na pinakakomo na problema ngayon at maraming nag-maintenance nito. At pagkatapos mag-almusal, mag-timpla lang ng vitamin B complex powder at best milk. Haluan nyo ng wild honey para masarap inumin. Pwede rin yung molasses, lalo na sa mga mababang hemoglobin, sa mga mahina or mababa rin ang red blood cells. Ito, makatulong sa inyong pag-inom ng molasses. Ihalo sa best milk at vitamin B complex powder. Then, ugali
piliin na uminom ng mga cleansing capsules araw-araw para mapanatili na malinis ang bituka po natin, maging maayos ang pagdumi, mahimbing ang tulog gabi-gabi, at malakas ang pangangatawan. Isa sa patunay na ang pagsunod sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternative ay nakatulong sa kanya na maging malusog ang pangangatawan, walang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa kanya. Itong B-complex, simula nung uminom ako ng B-complex, gumana ang pakiramdam ko. Malakas. Ano bang sakit mo noon na sa iyong katawan bago ka gumamit ng ating B-complex? Mahina kasi ako noon. Nagkasakit kasi ako ng diabetic. Diabetic and then high blood pa. So pagtapos mong gumamit ng B-complex, bumalik ang katawan ko. So ilang buwan ka na kung maggamit nitong B-complex? Tagal na, almost mga 2 years na. So ano pong masasabi niyo sa mga hindi pa gumagamit ng ating B-complex? Ang masasabi ko lang sa hindi pa gumamit ng B-complex, lalo na yung matatanda, may edad na, kailangan mag-inom kayo ng ganito para magbalik yung pagkabata at saka lakas. Hindi, totoo talaga, hindi ako nagabiro. Okay, so kompletong pangalan po natin, sir, saka edad at saka taga saan? Ako po si Ismail Kampang, taga Libak, Poblacion 3, 50 years old. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo, yung taga Libak Sultan Kudarat nung sinundan, lalo ng pag-inom ng vitamin B-complex powder, naging malakas ang pangangatawan at nasolusyonan pa yung diabetes niya dahil yung mga itinuturo natin ay talagang sinundan niya. Kaya kayo dyan na nagsimula pa lang ang iniinda, puntahan na pinakamalapit na Doc Alternativo Brands at magpamember sa One ASAP Movement para maka-avail agad sa mga discount at pa-promo. Napakadaling magpamember. Sa halagang 1,350 pesos, member na po kayo. Bibigyan ka ng free product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos na yan. At tuturuan ka dyan sa brands kung ano yung mga dapat gawin, sundin na makatulong po sa inyo. Pero doon sa mga nag-maintenance medication na ng synthetic drugs, lalo na sa mga tinaman ng komplikasyon, kailangan na talagang sundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV para sa kagalingan. Kaya puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternativo Brands upang magabayan. Ang Doc Alternativo Brands bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV na napaka-importanting masundan ng mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs, lalo na sa mga hindi lang isa, dalawang maintenance medication, kundi marami na at tinamaan na ng komplikasyon. Eto, agapan hanggat maaga, huwag hintayin na lumala at mahuli ang lahat. Isa sa patunay na nakaangkin ng kagalingan. Nahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs matapos na sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Narito po ang panayam sa kanya. Ano ho ang naging sakit ho ninyo? Bakit ho kayo nakapagpa-cleansing? Aba, marami akong sakit. Dati ako yung may synthetic na gamot. Tapos pakaramdam ko parang lalo akong nagpapagkati noon. Synthetic pa yun. Tapos, sabi ko sa anak ko, hanapin natin ang Doc Alternativo sa Lucena pa yun. Tagal na yun. Hinanap namin. Yun, doon ako magsimula. Ito na. Ito na ako. Ano ho ang mabuting na idulot ho sa inyo ng cleansing program? Ano yun, napakalaki. Parang bumalik ako sa pag bigla akong bumata. At malakas. Lahat ng ano ko, trabaho ko, nagagawa ko. Hindi na ako, hindi na ako masyadong nanghihina. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Ano naman ho ang masasabi ho ninyo doon sa mga hindi pa ho nakakasubok ng cleansing? Abay, sumubok sila. Huwag silang matakot sumubok. At talaga namang nakakatulong na mabuti sa katawan. Marami pong salamat. Muli po, pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Lucena Lopez, taga Reyes, Palisay, Batangas.
Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Si Ma'am Lucena Lopez mula dyan sa Talisay, Batangas ay talaga naging masayahin na dahil wala nang iniindang karamdaman, wala nang maintenance medication na synthetic drugs. Matapos na sinundan ang cleansing program, sabi niya ay piling niya parang bumata ang katawan dahil malakas. At ngayon natuto na sa tamang pag-alaga ng katawan kaya napanatili ang malusog na pangangatawan. Yung anak niya na candidate for heart operation ay tinuruan din. Kaya noong nakarang seminar natin dyan sa Lipa City Branch ay talaga nag-testify na naangkin din ang kagalingan at naiwasan ang operasyon sa puso. Mamaya ipaparinig ko sa inyo yung testimony ng kanyang anak para mabuksan yung puso't isipan ng mga nag-maintenance medication na tinamaan na ng komplikasyon at makapag-desisyon na hindi pa huli ang lahat. Puntahan lang po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang itong lahat ay may paliwanag sa inyo. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar para personal nyo makadampalad yung mga nagtestimony dito sa palatuntunan. At sa loob ng 2 oras during seminar, maintindihan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV at paano gamitin yung mga produkto ng Doc Alternativo na maging pagkain, inumin na maging gamot nyo na. Narito po ang schedule ng seminar. Bukas, Miyerkules, February 15. Ako po inyong makakasama dyan sa Baguio City Branch. Magsimula tayo alas 9 ng umaga. February 18, Sabado, San Sianco, Cebu City Branch ang schedule. Kabadbaran City sa Agusan del Norte. Sumilaw, Bukidnon Branch. Ipil sa Zamboanga, Sibugay. General Santos City. Digo City ang main headquarter sa Davao del Sur. At Bangkal, Davao City Branch. Sa February 20, Lunes, next week, ang seminar schedule nasa Tugigaraw City, Cagayan, Bigan City, Ilocos Branch, Balanga City sa Bataan, Kalbayog sa Samar, Zamboanga City Branch, San Francisco, Agusan del Sur, Iligan City at Tagum City, Davao del Norte Branch. February 21, Martes, ang seminar schedule nasa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Aguo, La Union, Olongapo City sa Zambales, Catarman, Samar, Iloilo City Branch, Cantilan sa Surigao del Sur, Maranding sa Lanao del Norte at Liloy sa Zamboanga del Norte Branch. Sa February 22, Miyerkules, ang seminar schedule ay nasa Iba, Zambales, Dagupan City Branch, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, Naga City Branch, Katbalugan sa Samar, Sara, Iloilo, Nabalbiliran Branch, Dumaguete City, Tandag City sa Surigao del Sur, Oroqueta City, Misamis Occidental, Dipulog City Branch, Tacorong City sa Sultan Kudarat at Nabunturan Davao de Oro Branch. Abangan nyo yung iba pang schedule ng seminar dyan sa Doc Alternativo Branch pa register in advance dahil limitado lang ang pwede makapasok, makadalo ng seminar natin depende sa lawak or laki ng branch na kayang maka-accommodate ng mga participants dahil may branch na hanggang 20 lang, hanggang 30, hanggang 50 lang pwede makadalo. Kaya mas mabuting magpa-register in advance at yung mga nagpa-register makatanggap ng isang box na mixed in herbal coffee, libre yan. Libre na rin ang check-up and counseling. Libre na ang healthy snacks. Libreng ballpen at notebook para may masulatan at maisulat talaga yung mga natutunan sa seminar. Libreng inom ng mixed in herbal coffee. Libreng patak ng eye solution. Libreng patak din ng fulvic mineral. Basta magdala lang ng 1 litrong tubig. Ang seminar registration fee, 500 pesos. Tandaan mga members, during seminar day, maraming buy one take two promo. Kaya huwag magpahuli sa buy one take two promo dahil kung ilan lang ang available stock sa branch, yan lang ang pwedeng maibigay na promo para sa inyo. Kaya siguraduhin na makauna na para hindi maubusan. Hyper acidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
po si Mrs. Patrick Harbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Tagabaksil, Bagnaw, Tanlaw niyo. Oh, okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patrick Harbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Tagabaksil, Bagnaw, Tanlaw niyo. Nueva sa kaibigtibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternatibo Newscast. Dito tayo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas dyan sa iniindang karamdaman na mga paraan sa pagsagot sa health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Doc Ed, isa sa nagtanong dito sa hotline ang tungkol sa kanyang hypertension. At sabi niya ay mag-apat na taon na pong nag-maintenance. May posibilidad na mahinto yung maintenance ng hypertension ko pag nandyan sa Doc Alternatibo? Yes, of course. Ang hypertension ay hindi talaga panghabang buhay na sakit yan. Ibig sabihin, you can cut off in 7 days. That is a very short period of cutting your hypertension because, you know, when the body system follow a certain normal protocol, a natural program, ang katawan natin ay kusang magbabago kapag tama ang formula. Matagal na pong tanong na to sa atin, Chief Fidel, at napakarami na po nating nasagot sa pamamagitan ng pagbabago talaga sa kanilang mga buhay. Kasi itong hypertension, hindi po ito napakahirap na kondisyon. Ginawa lang po itong mahirap doon sa ang pakay ay hindi po kayo pagalingin. No? Kung ang interest po nila ay ipa-maintain sa inyong hypertension, obviously, mahirap po itong pagalingin kasi pinamimaintain sa inyong sakit. However, if the intention is to restore your health, hindi po ito mahirap. You have to simply follow the protocol. Pero kami pinasusunod rito na simple protocol. In 7 days time, ma-reverse na po itong kondisyon. At ang pinakamadali, no, according to research, vitamin C lang ang kailangan nito. Enough level of vitamin C in the blood. Ah, so, ibig sabihin, Doc Ed, na dito, walang i-maintain na sakit, kundi i-maintain yung good health. Yes, napakalaking pagkakaiba. Sa creator of drugs, ang gusto nila, i-maintain yung sakit mo. Kaya nga, maintenance for maintenance. Life. So, ito yung pinaniwalaan talaga ng karamihan. Yes, marami, majority, all over the country, all over the globe. Ito po ang kanilang belief at ito din ang kanilang itinuturo at practice ng napakarami. Whereas, for us who believe in the creator of the body, then we believe in the maintenance of health. Kasi kapag ka na-address mo ang sakit at naibalik mo ang kalusugan, eh kahit complicated ka pa noon, sakit din ang apelyedo nung lahat ng iyon. So, mapuputol din yan kapag na-restore natin into healthy condition ang katawan natin. So, yung goal talaga ng Doc Alternatibo is to really restore your health. And our strategy to do that is to really reprogram our thinking pattern from the way you believe on something and then you practice it, create a habit, and this new habit will lead you to a total change. So, inuulit ko, hindi lang hypertension ang dapat puputulin, pati na yung diabetes, yung arthritis, yung mga may allergic reactions, yung pabalik-balik na problema sa internal organs, pati na po sa kakulangan ng pagtulog, ang pag-palpitate ng puso, pagkakaroon ng problema sa balat at iba pa. Ito yung isa sa nagtanong, Doc Ed. Ang pamamanhid ko po ay nabawasan matapos nagpa-vitamin C, IV at cleansing formula. Nahinto na rin yung synthetic drugs maintenance ko pero hindi pa totally nakuha yung pamamanhid. Ano po yung susunod kong gawin? RTCP ang dapat. Alam niyo kung bakit? Ganito yon. Ang cause kasi ng toxicity ay hindi lamang external galing. You have to understand na meron tayong sariling chemistry sa dugo na kayang i-produce under the command of pituitary gland. Halimbawa, kapag kayo ay nalulungkot, nagpo-produce ka rin ng stress hormone. Pag nagagalit, stress hormone pa rin. So yung hormones na yan o chemical na yan nasa dugo mo,
siya ang dahilan kung bakit patuloy pa rin na humihina ang inyong depensa. Vitamin C ay depensa para labanan yung panghihina ng immune system. Pero kapag stress po kayo, ang vitamin C instead na gagamitin para i-escort at ipalabas yung lason galing sa chemical, yung anesthesia at mercury mo, galing sa pasta ng ipin, ngayon, nakukunan yung energy, I mean yung vitamin C, dahil sa stress na yan. So, napapansin nyo pa rin na, okay, oo nga, may improvement pero nandoon pa rin kasi nga hindi lubusang nagamit yung vitamin C para ilabas yung toxins kasi nga yung stress hormone ang siyang nagiging balakid o hadlang para sa effective and efficient removal of toxin na galing sa anesthesia o galing sa anong pamang uring chemical pumasok sa katawan, may it be through intravenous anesthesia, sangipin, pasta, or ototoxemia yung constipation. So kailangan alamin mo at intindihin na ang solusyon ay hindi lamang biochemical. That is only 20% of your recovery. I've been consistent with my talk, especially with our premium checkup and consultation, na 80% ng problemas, ugat, ng dugo, ng atay, the chemical factor na siyang nagbibigay ng paglilinis at transmission ng chemical sa balat, yung atay, nagpapatuloy ang problema sa katawan, lalo na sa ugat, hanggat hindi po na-address yung stress hormones na yan. At yan po ay nanggagaling sa ating psychology, yung pag-iisip natin at emosyon. Hopefully, kapag nag-RTCP po kayo, maintindihan nyo to tulad ng experience ng napakarami na nag-RTCP. Papansin nila, yung pangangalay at lakas ng katawan, kasabay na natatanggap kasi na-reprogram natin yung thoughts and emotions na siyang trigger ng stress, hormones na siyang sumisira sa ugat at umiepekto sa pangangalay ng sinuman. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat brands ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta po kayo sa brands upang makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV. At dagdag na patunay pa ng kagalingan, narito po ang anak ni Ma'am Lucina Lopez na nag-testify kanina from Talisay, Batangas. Pakinggan naman natin kung paano natulungan yung kanyang anak dito sa Doc Alternatibo. Ako po ay si Fidel Lopez ng Talisay, Batangas. Ako po ay 45 years old na. Ako po ay nagkaroon po ng mild heart attack. Nung nagpa-doctor po ako, ang mga inano po sabi yung mga angiogram, and then parang yung mga bubuksan pa daw. Sabi kung bubuksan ay hindi na. Sa malalaking nari wala na magbira. Ano? Ngayon, yung nanay ko po nauna dito, yun, sabi ng mga kapatid ko, kuya, kung ayaw mo talaga nung magpa-doktor sa ano, yung magpa-opera ganun, puntahan mo yung doktor ni nanay, tingnan mo kung ano yung pwedeng relevo na gawin. Yun, edi nag-cleansing na ako, and then nag-vitamin C infusion, yun, maganda po yun, na ano yung gusto natin, ano po. Tsaka ang maganda rin po dito, yung mindset, yung spiritual, ano natin, tsaka yung mindset natin, talaga nung muna, zero-zero din ako nung sabi ko, siguro mamamatay na ako, ano po. Ano, talaga zero-zero ako, para pakaramdam mo, wala na talaga ako. So lahat ng mga ginagawa ko, zero na. Tapos nagkaroon ako ng pag-asa dito, ang ganda po ng mga pinapaliwanag doon, tsaka yung naano yung mga yung mental ano na naayos. So nagkaroon ng direction din. Naging positive na po ako ngayon. At saka natin gusto sa uli. Nakalago po yun. Tapos yun, unti-unti na-recover. Siguro yung mga organs nga po ay kakainom po ng mga ano natin, mga pulubing yung mga gamot natin. So, na lumakas. Dati po, nagiinom ako, nasisigarilyo, pasaway sa asawa. Yun, nawala na po ngayon. Tapos yun, ito na. So, ang laki pa rin nagbago. Malaki po pasasalamat ko sa ating produkto na ito, sa Doc Alternatibo, yung mga pagpapaliwanag, natututuan na natin sa ating sarili. Yun. Ito po. Napaka-positive ng buhay ngayon. Maraming salamat po.
Yan ang buhay na prueba ng mag-ina si Sir Fidel Lopez, kanina yung ina niya, si Ma'am Lucena Lopez, yung una, yung nanay. At ito si Sir Fidel ay talagang tinamaan ng mild heart attack, kaya sinabihan na kailangan ng heart surgery at ayaw niyang magpa-opera. Kaya sinabihan na puntahan mo na lang yung Doc Alternatibo at sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV na 3 beses niya ginawa. Ngayon walang heart operation na nangyari, wala nang maintenance medication na synthetic drugs. Ngayon nagpasalamat dahil bumalik yung malakas na pangangatawan, higit sa lahat natuto na sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Kaya kayo dyan na mga nakikinig na tinamaan ng sakit o nagkakomplikasyon na, puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo Branch upang magkabayan sa kagalingan na inyong napakinggan. Kapanalig, dahil limitado ang oras dito sa Palatuntunan sa Radyo, dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan na nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa Brands para maintindihan po ninyo yung mga napakinggan dito, yung mga pinapaliwanag natin ng kagalingan, mga gabay kung paano alagaan ang malusog na pangangatawan, at personal nyo makadaumpalad yung mga nagtestimony dito sa Palatuntunan para kayo nang makapagtanong sa kanila sa mga ginawa nila ba't sila ay natulungan. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, si Fidel Roderos. Sumainyo ang katutuhanan.